What's up mga ka-careubers? Welcome po sa ating Muntin channel at nagbabalik na naman ang inyong ICare Rona. At kung nakikita niyo po ang ating background, sunrise. So, I like the view and however, kung nakikita niyo, well geared up na tayo for winter time at talagang hindi na maiwasan ang lamig ng panahon. So, kailangan well protected tayo para iwas sa anumang sakit. And moving forward, our topic for today is about the essential of our elders. At syempre, ang information na ibibigay ko sa inyo ay nakadepende sa ginagamit ng aking alaga for everyday life. So, pinauuna ko na po sa inyo na ang mga essentials ng elder may vary, depends on the condition ng inyong patient or ng taong inyong inaalagaan at depende sa sitwasyon ng kanilang pamumuhay. Alright, so pag-uusapan po natin yan after that. So, welcome back mga ka-careubers. Moving forward and be ready for all the information na i-share ko sa inyo regarding essentials ng ating mga elders. So, wag na nating patagalin. Ang una sa listahan ay syempre pa ang alcohol, gloves, and face mask for preventive protection antivirus dahil dito sa Taiwan ay mataas pa rin ang rate ng COVID. So, kailangan laging mag-ingat. Of course, winter time is already here. So, kung nakikita nyo, ready na ang lahat ng winter essentials ng aking alaga from head to toe. Dahil importante yan, be mindful na well-protected ang sarili mo at ang taong inaalagaan mo para maiwasan ang pagkakasakit. Dahil yan ang importante sa lahat na parehas kayong malusog ng iyong inaalagaan. Napapansin nyo, meron tayo ditong different comforters, so different kapal. Dahil depende yan sa pakiramdam ng aking alaga. Minsan ang aking alaga ay sala sa init at sala sa lamig. So, kailangan ready ka sa comforter sa pagpapalit-palit ng temperatura at klima ng tag. And kung mapapansin niyo po, ang ginagamit ng aking alaga ay hospital bed. Yan ang binili ng aking amo for easy access to her mobility since stroke patient siya. So, mas mainam gamitin para sa kanya sa pagpapalit-palit ng posisyon, leave in and out of the bed. Kung mapapansin nyo, basic lang, walang masyadong mga linens, isang beddings, isang rubber mat, at syempre, kapag gabi, gumagamit ako ng underwear pads para maiwasan ang pagdilik ng for instance na madami siyang umihi or sakaling dumumi. At may isang pillow na may nakalagay na towel. So, ang towel ay siguro ginagamit nila yan para maiwasan yung amoy pawis sa unan. Or and then, ito naman ang corner ng aking alaga. I'll see to it that it will organize. So, easy access for all the needs na kailangan kong gamitin. Siyempre, stroke patient, so gumagamit na siya ng diaper. Meron ditong big diaper and small diaper. The big one is used for outer. And then, the small one is for inner. So, magiging ganito ang itsura niya. Every day, 5 times, akong nagpapalit ng diaper. 7:30 in the morning, 12 ng tanghali. 4 o'clock in the afternoon, kapag binigyan ko siya ng sponge bath. And then 10 o'clock in the evening bago matulog. At syempre, sacrificial time, 2:30 in the morning. So, para maiwasan ang anumang bacteria or magkaroon siya ng UTI at especially ang bed sore na iniiwasan natin. So, kailangan maging maalaga tayo at maagap sa pagpapalit ng diaper. At syempre, in terms of changing diaper pa rin, meron akong improvised bidet dito. Ito ang ginagamit ko para mahugasan
ang genitals ng aking alaga every time na umiihi siya at dumudumi. Dahil before, wet tissue lang ang ginagamit nila. But since then, ay nagkaroon siya ng UTI, nagpabili na ako nito sa amo ko. Actually, ito yung ginagamit natin na lagay ng patis o toyo sa Pilipinas. So, para-paraan lang tayo, at least to ensure na maiwasan na magkaroon ng UTI o anumang bakterya at bed sore ang aking alaga, ayan, gumawa na lang ako ng paraan. Nagkaroon ng improvised bidet. Siyempre, partner niya ang wet tissue. And then, kapartner din ang nursing towel na pang tuyo naman. Nagamit din ako ng malaking cotton buds dahil minsan hindi maiwasan ang mga sumisingit-singit pag dumumi siya sa kanyang genitals. So, to ensure na walang maiiwan na dumi at maiwasan ang bacteria na pumasok sa kanyang genitals, ay gumagamit ako nito. And every morning din, ginagamit ko siya panglinis ng mata ng aking alaga kapag bagong gising siya. So, binabasa ko siya ng lukewarm water. At meron din tayo ritong massage oil. So, I give her morning abdominal massage. Might be help regularize or at least mas madali sa kanyang dumumi sa pagbibigay ng abdominal massage. And ginagamit ko rin siyang pangmasahe every afternoon sa buong katawan niya. Kasi mas magandang gamitin ang massage oil, lalo na winter time, mainit sa katawan. And of course, I started my day 7:30 in the morning by getting her temperature and blood pressure to ensure na nasa normal condition ang kanyang katawan. So we have here the thermometer and the blood pressure monitor. So pagkatapos kuhain, kailangan i-track down. So, meron ako ditong two journals to write it down, yung result ng temperature and blood pressure niya, so that in case na magkaroon ng pagkakasakit, meron tayong ipapakitang ebidensya na laging normal ang kondisyon niya, or for instance na magpapacheck up sa doktor, kailangan nating bitbitin yan para makita ng doktor kung ano yung kondisyon ng blood pressure niya everyday, as well as the temperature. And then, ito namang isang journal, the long journal, I use it for yearly monitoring kung halimbawa anong kaganapan sa buong taon. Kasi annually, merong blood test ang matatanda rito, and then meron siyang ni-injection every 6 months. So, I write it down para natatrack down ko kung kailan uli ang schedule ng kanyang blood test at ni-injection. Or for instance, nagkaroon siya ng operation, ng pagkakasakit, o anumang kaganapan for the whole year, ay meron tayong backtracking history na maipapakita sa ating. And for this short journal, if you notice, meron siyang number on the right upper corner. Yan naman ang monitoring ko ng araw kung ilang araw na siyang hindi nakakadumi. Since constipated ang aking alaga, kailangan i-monitor ko ang araw na hindi niya pagdumi, because pagsapit ng 3rd araw na hindi pa siya dumudumi, I need to give her suppository para ma-detoxify ang dumi sa kanyang katawan. And of course, since stroke patient, importante sa lahat ang wheelchair. So kasama namin yan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Meron siyang crane din dito, however, hindi ginagamit kasi hindi siya komportableng gamitin ang crane dahil nga half body paralyzed siya, so mas gusto niya ang wheelchair. Siyempre, sa pagbibigay ng sponge bath, meron tayong basin. So be mindful dahil stricto sila dyan kung ano lang yung gamit ni Lola, dapat gamit lang ni Lola, hindi mo siya pwedeng gamitin. For example, maglalaba ka. And then, 2 towels, pangmuka at pangkatawan. Stricto rin sila dyan. Ano yung pangmuka? Pangmuka lang. At pangkatawan? Pangkatawan lamang. And I believe, ayan na po lahat ang mga information na pwede kong i-share sa inyo na magagamit nyo sa pang-araw-araw na gawain as a caregiver, especially for those who are aspiring applicant as a caregiver and or caretaker papunta pa lang dito sa Taiwan.
So till next time, and thanks for watching. And if you are new to this channel, don't forget to click like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updated videos for you to be notified always. Thanks for watching. Bye for now.